niyo pa doon na abala. Oras mo, buhay namin. Share the road with her. Commuter's Bill of Rights. Malaman nila yung rights nila. At the same time, malaman din nila yung responsibilities nila. Catcalling incident ko. Walang exemption sa harassment. Hindi kami nagjo-joke. We will expose you. Hindi ito okay, period. I hope you extend a little bit of patience. We are one less pollution sa daan. Kulang lang is understanding for me. May mga pagkukulang din kaming mga bikers. Let's all work together na maging bicycle friendly. Kailangan natin mag-intindihan sa kalsada. Bye-bye! Bye-bye! Hi, I'm Jerry and I'm Pinay Bike Commuter. Hello everyone! Nandito na tayo sa Coffee Arty sa May Makati. And kasi si Miss Jerry, around what time yung end ng office mo? Usually, mga 5:30. 5:30, pero for me, nagpa-aga siya. Nandiyogin, nagabili lang kami konti dito kasi nagpicture-picture pa kami. Gusto ko kasing makachiga si Miss Jerry. Ate Jerry, hi! Kailan ba tayo matatapos? Ate Jerry. Gusto ko kasi malaman yung bakit ba siya nag-bike commute, mga tips niya sa mga gustong mag-bike commute, and kung ano pa yung mga advice mo para sa mga gustong mag-bike commute, especially now, ngayong pandemic na, di ba? Sobrang ang daming nagbabike. Same naman, ganun pa rin, pero nung pagdating ko ng EDSA, nagulat ako at 4:30, sobrang traffic na. 4:30? Yes. Sobrang bagal na siya from Boni until dire-diretso na yun, Guadalupe. Okay, ilang minutes yung biyahe mo po from yung office niyo kanina? Kasi kanina, parang sobrang smooth lang nung naging biyahe natin kasi maaga pa. Saka EDSA lang. EDSA kasi napaka-direct. Year 2013-2014, napakalala ng traffic sa Metro Manila, lalong-lalo na sa Makati. So, nag-decide ako, nasabi ko, ano kayang magandang way para makauwi ng maaga? Kasi, nakatira lang ako ng parang a little bit over 2 kilometers from where I work. Pero, inaabot yung asawa ko ng 1 to 1.5 hours para mula pag-alis na ng bahay hanggang sa makabalik kami. Ilang kilometers yun? Mga 2.3 kilometers. 2.3 lang. Kilometers lang yun. 1 to 1.5 hours. Mm-hmm. Kasi, yung building kung saan ako nagtatrabaho, medyo marami siyang embassy. So, pagpasok mo pa lang doon, gapang na yung pila. Mm-hmm. Pangalawa, ang daming one-way sa Makati. Mm-hmm. So, dahil maraming one-way, ang daming clogged areas, talagang aabot ka ng 1 to 1.5 hours. So, sabi ko, I cannot kasi I need to go home to my newborn baby. I need to bring my express milk right away because I was really determined to breastfeed for more than a year. Mm-hmm. And I'm working, so I'm expressing. So, I need to go home right away. And isa lang ang nagpresenta sa akin, ang bisikleta. So, from 1 to 1.5 hours, Eloy, naging 12 to 15 minutes lang siya. So, 1 hour. Wala akong gastos ng gas. Wala akong gastos sa pamasahe. Oh. Hindi ako tinutulak. Hindi ako mukhang nakikipag-gera sa daan. Oh. And I'm happy. Nakaka-uwi ka agad ako sa newborn baby ko. You save time, you save money, and then I save my sleep. I save, I'm able to spend time more with my kids, with my family. Mm. Honestly, everything, halos lahat ng kailangan mong malaman on bike commuting, nandun naman na sa Google. Pero ako, ang wini-wish ko talaga, Eloy, ever since, sana meron ng parang katulad ng Pinay Bike Commuter Community. Kasi nung nag-start ako, tapos I joined mga bike groups online, hindi ko nakuha yung support na hinahanap ko, na nilulong ko. Minsan nga sa community, sa Pinay Bike Commuter Community, whenever I read the encouragement of our sisters in the community na how they encourage one another, na parang lumabas lang siya ng barangay, nagbike siya ng mga 2 kilometers or nakalabas siya first time sa barangay or ito yung pinakamalay. The way the community comes together and is truly happy for that woman,
Yun yung wala, hindi ko siya na-experience noon. So, ito yun. Ito yung binigay pala sa akin ni Ari Joy. Yes, that's my advocacy. Kababaikihan. Yung likod ay, share the road with her. Nung time, nakilala ko si Ate Jen din, nung year 2020, yung the time na parang viral yung catcalling incident ko. And Ate Jerry, nakita ko, she was the one who parang may sinabi ka nun eh about sa akin na parang nakakatuwa lang kasi that stressful moment yun. So, dun ko siya nakilala. Yun nga, I'm very grateful kay Eloy kasi binigyan niya ng light yung isa sa mga issues na kinakaharap ng isang babae, lalo na ng isang babaeng siklista. Walang exemption sa harassment, sa street harassment. Lahat kami nakakaranas yun. Kaya, even boys also. Even boys, yes. But, mas marami pa rin sa babae. Yeah. Sa Pinay by Commuter community, the reason why it's a private group, kasi isa to sa mga pinag-uusapan namin. And I'm happy that some of the members are able to, kumbaga parang naikukwento nila. Malaking bagay kasi yun eh, na naikukwento mo at may sumusuporta sa'yo. Salamat kay Eloy kasi dahil sa kanya, napakita talaga na hindi kami nagjo-joke. Ilalabas namin kayo, we will expose you, and we will continue to speak about it. Hindi ito okay, period. Ano, nag-speak up ka, marami rin babae lumakas ang loob na magsalita. May mga iba kasi, naranasan nila yun, tapos din na sila magsasalita, Eloy. Pero nung nakita nila na, uy, nagsalita siya. So, pero that, hindi pa ako vlogger noon. Akala nila vlogger ako noon, pero hindi pa. Hindi, parang last year, November lang ako nag-vlog. Pero hindi pa talaga. Importante, mag-research, magtanong. Napaka-importante na you belong in a community. Napaka-importante that you surround yourself with mga tao na mahilig din magbisikleta, na mag-i-encourage sa'yo. Pag yun ang nakapalibot sa'yo itong mga bagay na to, no matter what, kung ano man yung harapin mo sa daan, yung mga turistang hindi ganun kabait, kahit pa paano, mentally prepared ka na eh. So, kailangan mo talaga ng matinding pagsasaliksik, good friends na maghihikayat sa'yo na magbisikleta talaga. Plus, tingnan mo yung ano, yung benefits na makukuha mo. Yung oras na masisave mo, yung saya na mararamdaman mo tuwing nagbibisikleta ka, yung pera na natitipid mo, yung sarap ng tulog mo, alam niyo yun? Yeah, yeah. Alam niyo, yeah. Ako nga, bike as exercise pa lang, di ba? Masarap na yung tulog ko, lalo na pag hindi ako nakapag-exercise, di masarap. Mahirap ako doon, parang pipikit ka, tapos hintayin mo pa makatulog ka, pero pag nagbabike, yun yung isa sa mga maganda. Lalo na pag sa bike commute, kasi you save time, and at the same time, masarap yung tulog mo. Very important yan. Kasi exercise ka pa. Yeah. Kasi yun na yun eh, pagpunta ka ng trabaho, tapos gusto mo ng motivation, syempre kailangan makarating ka sa trabaho. Syempre. Isa pa pala, Eloy, kung alam ko, hindi pa ganyan ka progresibo yung ibang kumpanya, wala pang mga bike facilities like showers. Yeah, yun nga yung sabi ko. Isa yan sa mga bagay na ayaw ng mga, katulad ng ibang babae, gusto na syempre, di ba? Kahit sino naman gusto. Yun nga. Pero, may paraan kasi first 2 years ko nang pagbabike to work, walang showers sa office. Pero kinaya ko siya. Pero ngayon meron na. Ngayon meron na, pero first 2 years wala. Pero hindi yun nag-hinder sa akin dahil ang laki talaga ng difference eh. Hindi mo, yung pawis-pawis lang yan. Pero yung lahat ng benefits na makukuha mo, oras, pera, health, hindi mo talaga siya pwedeng ipumpara sa a little bit of inconvenience like pawis or konting lagkit. Speaking of yung mga ganyang facility, meron ngayon na nilalakad sa Congress, alam ko pending na siya, that's the Commuters Bill of Rights. Yun yung isa sa pinaka-importanting bill na dapat ngayon mapasa na. And yun yung event ngayon na Freedom Cycle, Pinoy Freedom Cycle, sa lahat ng mga sumali sa Freedom Cycle virtual event, maraming salamat. Very successful siya because of their participation. Kasi talagang purpose ng event na to is people to be aware of that kind of bill na para yung people malaman nila yung rights nila at the same time malaman din nila yung responsibilities nila as a road user. I hope na sana yung mga ganong kasing bill mapasa na. It's for the commuters, lalo na sa mga bikers, sa mga PWD. Motorista na talagang kung makadaan sa amin is
alam mo yung very close pass and yeah. yung napaka-impatient na busina ng busina. I hope you get to stand in front of your vehicle and someone would really use the horn para malaman nyo kung gaano siya kalakas. For sure, alam nila yan. Yung kulang lang is understanding for me. Ako din, nakaka-experience ng ganyan na nagagalit sila. Lalo na sa mga Facebook pag nag-post ako. Ako na kayo, butik pa disgrasya ako pa yung ano. Sandali dito ba? Hindi naman siya minuto. Ilang segundo lang ba namin kayo? Ang tawag niyo pa doon na abala? Ilang segundo lang ba yun compared sa buhay namin? Parang buhay, oras mo, buhay namin. Parang gano'n. So, lalong-lalo na sa mga babaeng nagbabike, lalo na sa mga baguhan, nadi-discourage sila sa mga ganyang attitude ng mga motorista. Alam nyo ba, tuwing tinatanong ng mga babae, bakit ayaw mo magbisikleta? Kasi hindi daw safe. Number one parati yan, iloy. Every Filipino knows, napaka-hostile ng ating kalsada. Pero honestly, mga sis, ate, lola, ma, tita, ako personally, 1 week lang yung fear. Pero once na bike ka lang ng bike sa daan, eventually, hindi naman sa masasanay ka na, pero eventually parang maintindihan mo na yung mga kailangan mong galaw sa daan. Marami akong kilala mas matanda pa nagbabike. Yes! No, 60, senior talaga, mga ganun. Sa Pinay Bike Commuter Community, mga seniors dyan, na mga tita natin, nako, ang dami nila. As in, nakaka-inspire. Yeah. Regarding doon sa common problem nga, may mga pagkukulang din kaming mga bikers. Lalo na yun sa mga bago sa daan. But, I hope understanding sa isa't isa and discipline. Yes, isa, oh. Both parties, yes. Biker, motor, biker, parehas dapat. Kailangan natin mag-intindihan sa kalsada. Tingnan nyo lang yung illustration na to. Kapag ang isang siklista ay may pagkukulang, very unlikely, okay, na makapatay siya. Pero kapag ang isang motorista ay may pagkukulang, meaning uminit ang ulo niya, nagalit siya, nag-feeling entitled siya, merong possibility na makapatay siya ng another road user. I know, minsan marami talaga ding nakakainis ng mga ibang road users sa daan, pero tingnan natin sila as someone, as a person, someone na isa silang tatay or lolo or isa silang anak ng isang magulang. Okay lang ba sa inyo na gano'n din sila? So, ano bang saying yun? To others. Yun, do not want to others. Don't want others. Pag-usapan naman natin about bike. Nakailang bikes ka na ba? Bago tong, ito yan, yung bikes namin nandyan. Bago tong bike mo ngayon. Pangatlo ko yan. Pangatlo na. Yung una ko is Japanese bike na pink. Favorite color ko ang pink. Super. Japanese bike, 2 years din yun. Single gear. So, pero kaya love ko siya kasi as a beginner, napakadali niyang gamitin. Pag traffic, bababa mo lang paa mo. Walang mga dismount. Okay. Napakasimple niyang gamitin. Pero hindi ko akalain na yung single speed, mahirap pala din yun. Mabigat siya. Kasi wala kang option. Parang fixed gear, di ba? Exactly. Pero may brake. Pero, yung husband ko, naka minivelo siya before. So, sinasabi niya sa akin, magpalit ka na lang, magpalit ka na lang bike. Sabi ko, ay, hindi, ayoko. Favorite ko to kasi favorite ko pink. Eventually, may nagbenta ng mountain bike, second-hand din. So, trink siya. So, that's the second bike na. That's the second bike. And then, I used that for 5 years. Alam ko, Iloy, mas piyasa ka sa mga bike parts. Kasi ako, gusto ko lang kasi talaga yung kulay. Tapos, I also match it with the name. So, alam ko na pag trinks or lib, alam ko na maayos siya. Okay. Ngayon, Iloy, nung nagka-pandemic, tapos dumami rin ang cyclist. So, ang dami rin bikes na, mountain bikes na kung ano-ano. Yeah. Na talagang, honestly, kasi syempre, ano ako dati, trinks. Yung 5 years na yun, Iloy, never akong nagpalit. Palit. Lahat yun, original stock lahat. Okay. Ganon siya kagaling. At hindi ako nasiraan. Hindi ako naputulan ng gear. So, wala. So, I trust that brand. Pero ngayon, marami nang lumalabas sa brand. And, syempre, sa tagal ko nang nakikita yung bike ko, alam ko yung itsura ko, ano yung matibay at hindi. Kahit hindi nga affordable eh. Pero basta, alam mo na,
at least for years, hindi ka bibiguin. Mm-hmm. Wala kang iisipin. So, ayun nga. Kanina, nagbabike check ako. Sabi ko sa kanila, what I love about this lead bike, affordable siya. Na it's 18,900, but it's full Shimano na. Rigid fork na po. Yes, oo. Rigid fork. Kaya ako nagpalit ng bike. Kasi, one of my ate, hello ate, kilala mo. One of my ate in the community, siya yung nag-introduce sa akin on the rigid fork and yung suspension. And sinabi niya sa akin na ang suspension fork pala ng mountain bike ay saksakan ng bigat. Oh, kaya pala nung nagbabike ako. Sobra. Yung inakyat natin sa parking. Oo. Isang buwan ako nagtutulak noon. Pero dahil hindi naman pala ako bago mag-gears. Pero ramdam mo yung sinat ng bike compared to now na it naka-rigid fork na ako. Mas magaan yung dala. Hindi ko na-mention sa inyo kanina kasi yung 89 na yun, it comes with lifetime warranty ng frames and the rigid fork. Sobrang konti lang ng brands na mapapagtiwalaan mo talaga. Mm. I'm grateful with drinks. Pero kung papasok sa market si Reed as one of the trusted, it's good. Ayoko rin kasi na pag nagbike ang isang babae, tapos kung ano-anong problema yung maranasan niya sa bike, madi-discourage na siya magbike. Ako po si Jerry uli. I am a bike commuter. I am a mother. I'm a wife. I'm a daughter. Matagal na po ako nagbibisikleta at nung sumabog ang pandemic, mas dumami po ang nagbibisikleta, lalo na mga babae. Ang hinihiling ko lang po sa mga ating mga kaibigan ng motorista, gaya namin ni Eloy, nagpamaneho rin kami, may lisensya rin kami, I hope you extend a little bit of patience for our mga bikers sa daan, lalo na po yung mga bike commuter. Napakahirap ng public trans po, kaya karamihan sa kanila, ito talaga yung pinili. Napakahirap ng buhay ngayon, and ang bisikleta, talagang nagbibigay siya ng libreng pamasahe, kumbaga. And I hope na you look at us as someone na, you know, we are one less pollution sa daan, one less congestion, one less space sa public transpo. Tumutulong din kami sa pagtanggal ng congestion sa Metro Manila. So, I really hope na kung may nakikita kayong nagbibisikleta, huwag nyo kaming git-gitin, huwag nyo silang businahan, respetuhin nyo rin po sila. Gaya ng pagre-respeto nyo kung nagbibisikleta ang nanay mo, ang tatay mo, or ang pinakamamahal mo sa buhay. Let's all work together na maging bicycle-friendly ang Metro Manila at ang buong Pilipinas. Magkasama kami ni Eloy sa Pinay Bike Commuter Community. We're very overwhelmed with the acceptance ng mga babaeng siklista kasi last year lang kami nagsimula. Ngayon, more than 4,500 members na. Yay! Ang dami na! Yes! Wala po kaming dinidiscriminate any kind of bikes are open. If you want to learn how to bike, tutulungan po namin kayo. Kung may mga concerns kayo bilang babae sa pagbibisikleta, we will help you. Yung sort ni Eloy, kababaikihan merch, sana masuportahan nyo. Meron yan sa Shopee. Meron ding page yan. Kasi yung part of the proceeds na napibenta dito sa kababaikihan merch, binibili ko rin po ng mga bike lights or bike accessories. Yay! Or even shirts pa para sa mga disadvantage kababaikihan. So yung nakikita ko sa daan, I give them mga bike accessories, even shirts like this, para they belong. Kumbaga parang even though they're not a member of Pinay Bike Commuter Community, but I want them to know that they are not alone. Marami tayong mga babaeng nagbibisikleta. Thank you, Jerry, for this episode, for joining me. Maraming salamat. We bike for this opportunity and looking forward ako to more rides with my bike. Available na yung stock nila na mountain bike, road bike. Bike price na nag-range from 14,900 to 89,000. Yay! Mabuhay! Mabuhay ng mga Pinay cyclists and lahat ng bike commuters out there. Sana na-encourage na kayo mag-bike commuting because of this. Bye, everyone!